Idol, si Tatay Constantino Hala, hingi siya ng tulong sa inyo po, Idol, na magkaroon po ng kariton para makapaghanap buhay po at makapagbenta po ng scramble and calamares. Sir Constantino, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Ano may tutulong ko sa inyo, sir? Nagtitinda po ako kasi malapit sa school, ibawon na po kasi doon. Ang advice po sa akin, gumawa na lang ng kariton. Okay. Wala naman po sa wala po akong panggawa ng kariton. Sige po. Ilan po ang anak niyo, Tay? May asawa na po, isa lang. Tapos mula nung nag-aral siya, suportado ko siya hanggang nung nagtatrabaho na siya ng teacher. Ngayon pero mag-isa na lang kayo sa buhay? Opo, hindi na ako naalala eh. Balita ko na sa Cavite. Mag-isa ka lang sa buhay? Opo. Si nanay? Hiwalay po kami, matagal na. Ah, dati meron kayong tinda-tinda ng mga scramble calamari sa school. Pinalayas na kayo doon? Ano? Bawal na po. Nasaan na po yung mga paninda nyo? Kinumpis ka? Hindi naman po. Mga palamig pa lang po ang tinda ko doon. Makiusap po sana ako ng kariton po kasi para mag-ikot-ikot na lang po ako. Ay sige po, kariton lang sir. Walang problema, dagdagan pa natin yun. Salamat po, Idol. Puhunan para doon sa inyong paninda. Sige po. Pero ingat ka doon sa pupuntahan mo lugar. Baka may makumpis ka yan. Anong syudad po kayo, sir? Sa ano po? Sa may BF Homes, Paranaque. Okay. So hindi bawal doon sa lugar na yon? Hindi po. Pag mag-iikot-ikot lang sa lugar. Ah, kasi pagkariton nga pala, no? Opo. Okay. Hindi ka naka-stay sa isang lugar. Pwede po ako pupunta sa mga basketball court. Sige po, sir. Bibigyan ko kayo ng kariton. Yun lang pong kailangan nyo. Opo. Approve na yan, sir. Okay, salamat sir. Po, Idol. Thank you, sir. Hello po. Good afternoon. Mabuti naman po. Ako yung kuya, nandito kami para kamustahin ka at opo. Para ihandog at paghandaan natin yung surpresa sa'yo ni Idol Rocky. Okay? Okay lang po, pasok kami. All okay po, dito po. Kamusta ka ba nung mga nakaraan? Kasi maintindihan ko, inilapit mo kay Sir Rafi, di ba opo. Yung pangangailangan mo ng kariton? Opo. Kamusta naman ba ang araw-araw mo sa paghahanap buhay? Ano po ma'am, talagang tagilid talaga kasi yung tinda ko nga ngayon, hindi ako makapagtinda na kasi wala na akong pang chic, wala na akong pang scramble. Yung benta ko naman kahapon na kunti, hindi ko ginamit. 100 lang yung natira. Pupunta kasi po ako sa munisipyo dapat ngayong hapon. Napapansin namin na grabe ang liit ng bahay mo. Kasi kung tumayo ako, kuya, halos isang metro lang. Opo. Ang lapad at ang haba, parang dalawa lang, saka dito. Kumbaga, ito kuya, yan na opo, yun. Opo, mga siguro, mga 3 meters siguro. Pero ikaw kuya, komportable ka ba dito? Hindi, okay lang naman po sa akin kasi mag-isa lang naman po ako. Ang importante sa akin kasi makapaghanap buhay lang ako. Matagal na ba kayong nagtitinda-tinda dito sa lugar ninyo? Oh, matagal na po, ma'am. Since 2000 pa nung galing ako sa Zamboanga. Pero nung 1998 pa nandito na po ako. Mga panahon kasi na nag-college na po yung anak ko. Doon na po ako nagka-umpisa na magka-utang-utang. Hanggang hindi na ako naka-recover. Saan ho napupunta yung pera na kinikita ninyo? Kinikita ko lang po sa mga pagtitinda ng mga palamig lang po eh. Nung nag-college po yung anak ko sa Batangas, suportado ko po siya. Mm-hmm. Habang nagka-college siya, doon ako nagka-umpisa na magkakautang. Hanggang nung nagtatrabaho na siya, 8 buwan hindi pa siya nakasahod kasi teacher po siya. Okay. Suportado ko pa po siya. Nung nakasahod na siya, hindi na siya nagre-reply sa mga texts ko. Pag yung kailangan ng pera ng anak ko, na ano kailangan ko ipangutang para lang may maipadala ako sa kanya. Kaya lang. Bakit kaya? Pagkatapos po nang nakagraduate na siya, nakatrabaho na siya, hindi na niya ako kilala. Hanggang ngayon. Minsan nagkasakit ako, nagkasakit sa ano. Nagkasakit ang tiyan ko. Tapos, nag-chat ako sa kanya na pwede ako niyang tulungan. Ang sabi niya sa akin, hindi daw niya ako pwedeng bigyan ng pera kasi baka daw kung saan ko dadalhin. Kumbaga, bakit ko ba niya nasabi yun? May bisyo ho ba kayo noon? Wala po. Wala akong bisyo kahit sigarilyo nga. Hindi ako naninigarilyo.
kulang lang talaga yung ano kasi siyempre nangungupahan ako pagkatapos. Nabangon po ako sa utang. Hanggang na dubli-dubli na yung utang ko kasi pag hindi ako kailangan pag-judit na dun sa isa, kailangan itong mangutang sa iba para lang mabayaran ko isa. Nagdampo talaga ako sa anak ko kasi usapan namin nung nag-graduate siya, sabi niya, bigyan na ako ng allowance kahit 1,500 buwan-buwan pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Minsan nawalan siya ng trabaho, dito siya tumira sa akin. Pero nung nagkatrabaho na siya, wala na naman. Hindi ko matiis sa anak ko siya. Kuya, yun na yung naging dahilan kung bakit lumapit ka kay Sir Rafi. Ganun ba? Kung pilihan lang yun, yung totoo siya, nahihiya talaga ka si Rafi kasi mas marami pang mas nangangailangan sa akin. Kaya lang hindi ako magkakabawi hanggat hindi ako magkakano ng puhunan. Kaya nang kariton kasi bawal na rin kami doon eh. Inaasa ko na lang sa Panginoon yung buhay ko. Alam ko naman hindi niya ako pinapabayaan kasi in time na kailangan ko siya. Binibigyan niya ako ng paraan para makaano. Ang masasabi ko lang po sa mga anak, huwag niyo naman baliwalain yung mga magulang niyo. Kasi kahit paano, naghihirap din naman ng mga magulang niyo para kayo makatapos sa pag-aaral. Pagkatapos kung kailan tapos na, hindi na kayo naalala. Hindi niyo na naalala yung mga magulang niyo. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, nakilala kita ng lubos, nakita namin na kung ano yung naging pagsisikap mo bilang ama, na ngayon ay tutumbasan natin kung magagagawin ka naming padre de pamilya ng lahat ng mga viewers ni Idol, okay? So, sino ang mga bumibili sa'yo, kuya? Yung mga bata na yan, kaya nung mga nakaraang taon, yung medyo maganda pang tinda ko, pag Pasko, binibigyan ko yan sila ng mga laruan. Parang mga anak ko na yung mga bata yan. Minsan nga, pag wala silang pambili, nililibre ko na lang. Magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Pag yung marami po, pag may kompleto po ako, lalo na sa scramble, lalo pag yung tag-init kasi mabili yan, nakakabinta po ako ng 1,000 o kaya minsan 1,500. Kaya lang pag yung ano, medyo tag-ulan, mahina talaga. Kaya ang bala ko sana, lalo na ngayon, panahon ng tag-ulan, ang bala ko sana, ano, yung calamaris ba? Ang 1,500, saan yun napupunta? Binabayad sa Mumbai. Alam mo, kuya, na hindi magandang, ano yun, pantapal sa pangangailangan ng pang-araw-araw, tama? Bala ko nga talaga sikapin kung hindi na makautang para. Kasi kung wala lang ako mga utang na yan, eh, ano sana, kahit pakunti-unti lang yung tinda ko, makaka-recover ako. Kasi yung binta ko, may papamili ko. Ang nangyayari kasi, may utang ako. Pag may binta ko, napupunta lang doon sa naniningil. Tapos, ang natitira na lang, hindi na kasya doon sa pamili ko para paninda kinabukasan. Ngayon, kuya, kitang-kita naman yung pagiging prosigido mo, no? Ano ho ba ang buhay ni Constantino sa isang araw? Mula pagkagising ko sa umaga, nagpapatugtog muna ako ng dasal. Kasi ang ginagamit ko kasi sa pagdasal yung Christian songs. Kanino ba to? Kay Muslim doon sa taas. Ah, hiniram mo. Pagkatapos, nagpapatugtog ako doon ng instrumental. Doon ko sinasabayan ng mga kahilingan ko sa Diyos. At saka yung papasalamat ko para ganun. Come, Holy Spirit. I need you. Your power touch me and move my way.
siya lang kasi talagang takbuhan ko. Lumapit ako sa kanya. Parang siya ang nagbibigay ng paraan. Siya ang nagbibigay ng tao na makakatulong sa akin. Kain na! Sir! Sir! Yes. Bawal po magtinda dito. Pakiligpit na lang po niya, sir. Opo, opo, opo. Pagkakakilala ninyo sa kanya? Ay, mabait siya. Masipag, mapagmahal sa mga bata, sa mga kanyang mga tuki sa chic. Lahat ng paninda niya. Ano humang tawag sa kanya dito? Kuya Atam. Lahat ng mga kapitbahay niya dito.
kilalang kilala siya. Talaga ho? Opo. Bakit? Ba't naman siya kilala? Eh, basta mabait lang po siya at marunong makisama sa kanyang kapwa. Hmm. O, sa mga kapitbahay niya. May katagalan na ho ba ito si Kuya Atan na nagtitinda ng scramble-scramble? Oo, matagal na po yan siya, ma'am. Lalo na dito sa akin, matagal na siya. Anong mga suki ho niya? Karamihan niya, estudyante. Kung kayo ba ang tatanungin, karapat dapat talagang tulungan ito si Kuya Atan. Opo, ma'am. Kasi, alam mo, ma'am, wala siyang sariling puhunan. Mm-hmm. Kaya minsan, nangungutang siya, ma'am, para magkaroon siya ng sariling puhunan. Mm-hmm. Ay, kaso lang, ma'am, minsan, pag nauubos yung puhunan niya, siyempre, re-renew na lang siya ulit doon sa inutang niya. Pag talagang mahina, pag mayroong sa kanya na magtrabaho, katulad itong nakarang araw, tatlong araw wala siya, pumasok siya sa trabaho. Ang kumbaga, iba't ibang trabaho na ang pinapasok niya. Opo. Basta makapag-tustos sa sarili. Makapag-survive siya man sa pang-araw-araw niya. Mm-hmm. Ito ko bang kanyang anak na naikwento, nakita na ninyo na bumisita sa kanya? Opo, ma'am. Pero ngayon, matagal nang hindi na pumupunta sa kanya, ma'am. Kasi ang mulat sa pulang negosyo, nagninegosyo lang siya kasi eh. Kasi may anak naman siya na isa, babae. Mm-hmm. Tapos yun sa pagka-teacher. Opo. Ay, ngayon, kung katapos na, wala na. Hindi siya matulong sa ama. Iba ang, kasi pagdating ng malaki na yung anak mo, wala na. Palagay niyo ba, karapat dapat siyang bigyan ng tulong? Okay naman, black tulong yan para sa kanya. Lahat ng magagawa niya ng para ng kumita, magawa siya. Hanggang matulungan niya sarili niya. Kasi paparoon niya sa anak niya, kaso may pamilya yung bata, wala na talagang, wala na tayong magawa kasi may pamilya na yun. Sino ho bang palaging suki nito ni Kuya Atan? Yung mga bata, yung mga bata, yung mga bumibili sa kanya. Kilalang kilala siya ng mga bata talaga. Pag tinanong mo sa bata, kung saan si Kuya Atan na katiyan, ituturo ka ng mga bata yan. Kumbaga, ang trato ba niya sa mga bata ay anak-anakan na? Oo, marami siyang anak-anakan dito. Sa palagay mo ba, karapat dapat siyang makatanggap ng tulong? Ma'am, karapatan kasi wala talaga sa pagkuha ng income. Ano ho bang ugali nito ni Kuya Atan? Kumbay talaga, tsaka sa mga bata, matulungin, nagbibigay. Pag nangingi ng libre Kuya Atan, nagbibigay ng libre ng scramble, shake-shake. Ay, talaga? Gaano kadalas ho siya nagtitinda rito? Araw-araw nito yung mga scramble lang kanya dito. Scramble, palamig. Yan lang kanya dito. Okay, kumbaga talaga mapursige siya, no, mami? Kanya lang wala siyang puna kasi wala siyang... Yan lang kanya pagkakakitaan sa araw-araw. Hindi yan napalya. Sa tingin mo ba karapat dapat siyang mabigyan ng... Oo naman, talagang yun lang kanya pagkakakitaan. Kasi masipag siya kahit may masamula, basta walang pagkakitinda siya. Okay, kaibigan ko yun eh. At mga tao sa bahay ko baka kami maalis. Kumbaga mapagkakatiwalaan nito si Atan. Maalis kayo, punta kami sa... Nagbabakasyon kami. Punta kami ng Bangkok noon, siya tumatao. Punta kami sa Tagaytay, siya tumatao. Basta kami dito tutulog dito. Kumbaga noon, masasabi mo mapagkakatiwalaan nito. Ano bait siya, mapagkatiwalaan nito. Kilala niyo ba si Kuya Atan? Oo! Ano bang ugali nito ni Kuya Atan? Mabait! Talaga? Oo! Bakit siya mabait? Nanglilibre, ma'am. Ha? Nanglilibre siya minsan. Nanglilibre. Ano nanglilibre? Scramble! Scramble! Ba? Tuwing kailan niyo siya nakikita? Araw-araw. Araw-araw siya nagbebenta? Oo! Ngayon gusto siyang tulungan ni Idol Rafi. Si Kuya Atan ba, okay na okay, bigyan ng tulong? Opo! Talaga? Opo! Idol, bigyan niya ng tulong si Kuya Atan! Sir, bali ito yung regular size natin. Ano bang kailangan niyo po bang cart? Yung pang pwedeng lagyan ng pang scramble at saka pwedeng magluto ng calamari. Ah, bali dalawa, 2-in-1. Okay lang naman yun lang. Maglagay lang ako. Bali dito lang tayo sa lapag. Opo, yan. Bali maglapag lang ako. Opo, bali dito na lang po kayo magluluto. Opo. Ito na lang po yung lagayan ng mga sausawan. Gulaman, kung magtitinda kayo ng gulaman. Opo, maganda din yun. Tapos nagagdagan po natin ng lamesang ditiklo para may kainan. Ay, opo, para may... Opo. Bali, kumpleto na po yung ibibigay sa inyo. Gagamitin nyo na lang po. Bali, eto sir, dito may sardine na to. Opo. Tapos dito yung bite. Okay na yan, sir. Okay na po. Bali, yung kulay. Ano rin po gusto mong ikulay? Gusto ko yung kulay na medyo may pula.
Ah, pula na lang daw. Opo. Ganito maganda. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ay, yellow na lang, dilaw. Opo, dilaw na lang, ganyan na lang. O, tas black na lang yung framing. So, ang pangalan na lang. Ah, pangalan na lang. Siguro, ano, Atan Variety Snap. Bongga! Alam, may tanong ka pa. Ah, wala na po. Okay, ano? Deal or no deal? Deal na deal. Sa ni Idol Rafi sa'yo. Yes. Handa ka na ba? Handa na, yes. Handa na. Tatakpan ko muna ang iyong mata, ha? Para meron kang element of surprise. O, talikod, talikod. Yan, okay. O, ngayon, memorize mo naman yung bahay mo, no? O, sige, apak. Okay, sige, sige. Op. Sige, diretso lang. Kaya, mami. Sige, mami, babaan niyo na po. Ay, na, babaan. Oo. Totoo na, di ba? O ngayon, papakita na namin sa'yo. Ready? Sige po. Oh. Ganda. Hindi. Oh!
Si Rafi, salamat talaga ng marami. Hindi ko po akalain na darating sa akin to. Sa tagal ko ng panalangin na sana magkaroon ako nito. Dahil sa iyo po, nagkakaroon ako ng pangkabuhayan na food card. Maraming salamat din sa buong May Kapal dahil siya ang nagbibigay sa akin para lumapit sa inyo. Ito, hindi ko akalain na darating sa akin. Hindi ko akalain na magkatotoo. Parang pakiramdam ko panaginip pero totoo na po ito. Pinapasaya mo ng sobrang darating na Pasko ko. Sana makakaya ko rin i-share to sa mga kaibigan ko dito sa amin. Salamat po!